Halo, magandang araw mga kabarya. Welcome back sa OMG TV channel. Ang pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong 5 piso na 1997. Marami kasing nagtatanong mga kabarya kung ang 1997 ay may value ba. Siyempre may value. Kaya lang ay medyo mura pa yung kanyang value. So, ito ang ating alamin mga kabarya. Alamin natin yung lahat na information tungkol sa 1997 na 5 piso. At saka, yung mga price online din ay ating alamin. So, ito kasing price online mga kabarya ay sobrang mahal. Napakalaki ng kanyang value. So, alamin natin kung bakit malaki yung value sa mga price online. Di tulad nitong value ng ating mga standard circulation na barya, bakit nasa katamtaman lamang yung kanyang price. So bago natin simulan mga kabarya, kung bago ka pa sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, so pwede ka nang mag-subscribe at saka pindutin mo na rin yung notification bell para ikaw ay updated sa susunod pa nating mga video. Ito na mga kabarya, yung ating 1997. Sa dami kasing nagtatanong no kung ito ay mayroong value. Dito ngayon sa videong ito ay malalaman natin kung mayroon ba o wala. Okay? So ang ating 1997 na 5 piso mga kabarya, ito ay BSP series. So ito ay standard circulation coin. Ginagamit ito sa ngayon. Ang year nito ay 1995 hanggang 2017. Ang value niya 5 piso. So currency piso. Saka ang materials na ginamit ito mga kabarya, yung kanyang composition ay nickel brass. Ang bigat 7.7 grams, diameter 27 mm, ang kapal naman 1.87 mm, hugis bilog, at ang kanyang orientation ay middle alignment, then nasa reference scheme number 272. Ang kanyang harapan, head of Emilio Aguinaldo, right, value and depth within scallop border. May nakalitereng Republika ng Pilipinas, 5 piso, Emilio Aguinaldo. Then yung kanyang year na 1997 ay nasa baba. Ang sa likuran naman, Central Bank Seal within circle and gear design within scallop border. 1993, ang date ng Central Bank was established. So nasa ilalim no? Okay, may nakalitereng na Bangko Central ng Pilipinas, saka yung 1993. Ang edge mga kabarya ay smooth. So ito ay gawa ng Royal Canadian Mint or RCM. So ito ay ginawa sa Winnipeg, Canada. So ang mail comment nito, this was not minted in 1993 marks the year in which the current series of the Philippine currency was inaugurated. So ito no, mint mark of Central Bank is under the shoulder of portrait. So ang yung may mint mark mga kabarya ay ito ay gawa ng Pilipinas. So ito yun no, coins with this mint mark were struck in the Philippines, coins without this mint mark were struck in Canada by RCM in 1995, 1997 and 1998. 1996 struck in Philippines with mint mark. So alam nyo na yung gawa ng Pilipinas ay mayroong mint mark at ang gawa ng Canada ay walang mint mark. Ang ating barya naman na 5 piso ay mayroong tatlong types ng obverse. So ito ay Daiwan, Beretic Script of Legend, Kagwell with Lotet. Daito, Beretin Script of Legend, Far from Inner Circle, Kagwell with High Tet. Ang Daitri naman, Thick Script of Legend, Close to Inner Circle, Kagwell with High Tet. So ayan ang example nyo no. So ayan para mga kabarya no, ang kanyang mga taon. Yung mga taon na example ay makikita nyo sa larawan. So since yung ating pinag-usapan ngayon ay 1997, so ang alamin nating price dito sa Numista ay yung price ng 1997. So ang 1997 ay nasa 37% obverse 1. So itong gawa ng Canada, walang mint mark. RCM without mint mark, so ito ay small lettering, small Emilio Aguinaldo. So yung lettering niya ay small, yan ang pagkatandaan. So ang good condition niya ay 7.95, very good 20, fine 9.09, very fine 14, extremely fine 36, uncirculated niya mga kabarya ay nasa 44 pesos. So ang isa ay yung gawa ng Pilipinas, yung BSP na 1997, ito ay 9% obverse 1 pa din with mint mark below shoulder, very fine 14, extremely fine 15. So
So yan yung price ng ating 1997 na barya. So itong 1997 mga kabarya, ang totoo nito ay common, nasa common condition kasi yung kanyang percentage ay 37%. So ang ibig sabihin mga kabarya, ang value niya ay ito lang value niya sa Numista, yung nakikita natin sa Numista, yung binanggit natin, kasi hindi naman ito valuable at tulad ng mga may mga high price no, galing sa ating mga collector, at saka hindi na ito collectible item ng mga collector, kaya ang price nito ay common. Pag ibig sabihin ng common, kung ano yung price niya dito sa Numista, yun lamang yung kanyang halaga. So hindi pwede na tumaas pa sa standard price kasi common. So kung gusto nyong makabinta kayo ng mga valuable mga kabarya, yung mga may mga high price, ay example natin yung 1996. Ang 1996 natin ay may dalawang variation at saka dalawang mintage no, tulad nung no mint mark, yun ay napakamahal. Ang Numint Mark na 1996 mga kabarya ay nasa 5%, ngunit ay isa siya sa collectible items ng ating mga collector. So dito sa price niya ni Numista, 24 pesos yung very fine. At ang gawa naman ng BSP, yung merong Mint Mark, 2%, 25 pesos din yung kanyang price. So yan ang standard price niya mga kabarya. Ngunit ang price nito sa ating mga collector ay napakalaki nitong no mint mark, kasi sabi nga ay ito ay collectible item. So yan no, pag gusto nyo magbinta kayo ng sobrang mahal na mga barya, ay ang ipunin nyo itong 1996 at saka 1998. So yung 1997 na binanggit natin, yung topic natin ngayon ay yun ay common, so nasa standard lamang yung kanyang price. At ang isa, ganun pa rin no, yung ating 1998 ay dalawa ang mintage, gawa ng RCM at gawa ng BSP. So yung gawa ng RCM ay walang mint mark, ito ay 24%. So ibig sabihin napakarami. Yung kanyang good is 7.38, very good 6.81, fine 8.52, very fine 23, extremely fine 28, uncirculated 34. So tulad lang ng 1997 na common mga kabarya, yung kanyang price. Ngunit ang 1998 na BSP, yung gawa ng Pilipinas, ay 2% lamang. Ito ay merong mint mark below shoulder. At ang price niya dito mga kabarya sa standard price ni Numista, very fine, is 227 pesos. So ayan, napakalaki. So yan ang sinasabi ko mga kabarya, na kung gusto nyo talagang makabinta kayo ng mahal or mayroong mataas na value na mga 5 peso, ang ipunin nyo yung nasa video, yung ano yung sinasabi ng mga collector. Yung 1996 na walang mint mark, 1998 na mayroong mint mark. So yan ang medyo may malaking halaga. Maliban doon sa ating mga hard to find, dito sa ating mga 5 peso ay napakarami din mga kabarya. Kung gusto nyo mag-ipon, ito ang itip ko sa inyo mga kabarya, para hindi kayo maano no, hindi kayo malito kung ano talaga yung ibig sabihin nitong mga valuable at saka may mga value na mga barya. So ang tip mga kabarya, kung paano nyo hanapin yung mga barya na may mga value, ay titingnan nyo dito sa Numista yung kanyang percentage. So example natin, year 2000, ang kanyang percentage ay 0.5%. So ganyan mga kabarya no, ang inyong tandaan. Pag yung kanyang percentage ay nasa 1 or below 1, so ibig sabihin yun ay hard to find. So mahirap hanapin, ibig sabihin hard to find. So yun ang mga collectible na items na hinahanap ng ating mga collector, kaya may mga malaking value yan. So yan ang inyong hahanapin. Titingnan nyo dito sa Numista kung ano yung may pinakamababa na percentage dito sa kanyang frequency. So yun ang inyong hahanapin. So dito nga sa 5 piso, example natin ay year 2000. So ayan no, 0.5% lamang yung kanyang percentage. So isa yan sa napakalaki ang halaga. Okay, so sana ay naintindihan nyo mga kabarya kung anong ibig nating sabihin dito sa ating mga binanggit ngayon. Yan ay para malaman nyo kung ano at paano hahanapin yung mga hard to find. Okay, so ang price naman nitong 1997 ngayon mga kabarya, tingnan natin dito sa price ng online, ay napakamahal din. Lalo na yung mga special tulad ng error. So ito, meron akong isang example dito.
ipapakita ko sa inyo dito sa video. Ito ay ang halaga 4,000 pesos. So napakalaki mga kabalya. Porke. Ito ay BSP 5 peso 1997, a reverse error. So yan o, 4,000 ang kanyang halaga. So kung meron kayong mahanap din mga error mga kabarya, paano nyo malaman na yan ay error? So madali lang, i-search nyo dito sa Google at alamin nyo para malaman nyo kung ano yung mga error. So yan o, isa din sa tip na para kayo ay makahanap ng mga mayroong mga malaking halaga na mga 5 piso or mga barya, kahit anong barya. Basta error ay talagang may malaki ang halaga. So itong example nga natin ay 1997, nasa 4,000 na kanyang price. At ang isa pa mga kabarya, 1996. So ito ay reverse error din, nasa 5,000 yung kanyang price. Meron pang isa dito. So 1997, 5 piso coin error, collectible. So yan, 250. So nasa standard lamang no. 5 piso BSP coin series year 1999. So ang price niya rin dito ay 300. So ayan nga mga kabarya, napakalaki. Itong isa rare 5 piso 1996, no mint mark, 1,500. So ayan mga kabarya, ang 1996 na no mint mark talaga ay standard price niya yung 1,500. Yan din ang kuha ng ating mga collector. So kung meron kayo ay pwede nyong i-post sa Facebook or message nyo sa ating mga video, sa baba nating mga video, para malaman natin kung meron kayong mga barya na may mga malaking halaga. At pag-uusapan natin yan mga barya, kung magkasundo tayo ay bibilihin ko yung iyong barya. Kung hindi naman tayo magkasundo, tutulungan kita na yung iyong barya ay mabili rin ng ibang mga collector. So i-post natin sa Facebook doon sa mga collectors group para makita nila at mabili nila. Okay, so sa ngayon mga kabarya ay dito lang muna tayo at maraming salamat sa inyong panood. At saka yung ating channel, no, huwag kalimutan, OMG TV channel. Mag-like, mag-share, comment, subscribe, at saka yung notification bell, huwag nyong kalimutan para kayo ay laging updated sa mga video natin gagawin. Okay, so maraming salamat sa inyong panood at ulitin ko magandang araw sa lahat and God bless.